Minsan ka na din bang nangarap lumipad na parang isang ibon sa impapawid? Noon ay mahirap itong magawa dahil sa kakulangan sa sapat na pag-aaral at teknolohiya. Subalit sa digital age sa panahon natin ngayon ay posible na ito dahil marami tayong sapat na kaalaman at advancement sa technology. Kagaya na lang ng isang jet suit na may tuli na 137 km per hour, first flying sports car feel na made in the Philippines, at syempre, Pinoy ang gumawa nito. Kaya naman mga tropa, panoorin nyo ang limang bagong inventong sasakyan na pwedeng lumipad at sakyan ng tao. Tara, simulan na natin. Number 5, Alpha Jetman. Ang Alpha Jetman ay dinevelop ng isang Swiss military trained pilot at aviation enthusiast na si Yves Rossi. May experience mo ang tila parang isang ibon na lumilipad pag nakasakay ka sa jetpack na to. Mayigit 20 years ang iginugol para sa research and innovation para ma-perfect at makamit nila ang pangarap sa pagbuo sa Alpha Jetman. Ang Alpha Jetman ay pinapatakbo ng 4 Jetcat P550 turbine engines na nakakabit sa dalawang paktak nito. Ang bigat nito ay 54 kilograms at pwede mong makamit ang bilis na 407 km per hour. At kayang mag-steady vertical climb sa bilis na 180 km per hour, 10,000 feet kada minuto. Nakakabilib, di ba? Dalawang paraan para ma-enjoy at magamit mo ang Jetman. Una, pwede kang sumakay sa isang helicopter para magpatihulog mula sa taas. O kaya naman, from the ground ay mag-take off ka pataas dahil meron din itong Jetman na autonomous VTOL system capabilities. O ang pag-take off at pag-landing ng pa-vertical. Ang makina naman ito ay gawa sa aluminum at pakpak sa carbon fiber at fiberglass. Kombinasyon ng gana at tibay, kaya naman ang Jetman ay kaya kang dalhin sa taas na 6,000 meters at flight duration na 30 minutes. Number 4, Jetpack Aviation JB-10. Ang Jetpack Aviation ay isang turbo-powered monster machine. Dinisenyo ito para tumakbo sa kerosene or pwede din Jet A or diesel fuel. Ang Jetpack Aviation JB-10 ay pinapatakbo ng dalawang modified na turbojet engines na kayang mag-produce ng 200 pounds of thrust force sa bawat isang makina. Kaya hindi nakakapagtaka na kaya nitong tumakbo sa tuli na 193 km per hour. Dinisenyo din ng JB-10 para sa balanseng paggamit dito. Mas madaling gamitin at makontrol ang speed nito. Kung plano mong bumili nito ay merong dalawang option para sa Jetpack Aviation. Ang ultralight na merong maximum speed na umaabot sa 105 km per hour na pwede mong kargahan ng 5 gallons of fuel. At hindi na nito kailangan ng pilot license para mapatakbo mo ito. At yung isa naman ay tinatawag na experimental version. Ito ay walang speed at fuel limits, kaso nga lang required na meron kang at least sports o recreational pilot license at trained and sign off ka ng JPA. Ang presyo naman ito ay malalaman mo once na nag-request kayo sa Jetpack Aviation privately. Number 3, Gravity Jetsuit. Ang jetsuit na to ay mula sa kumpanyang Gravity Industries. Kaya nitong tumakbo sa tuli na 137 km per hour hanggang 10 minuto. Pinapatakbo ito ng limang mini jet engines. Tig dalawang jet engines sa magkabilang braso at isa naman ay nasa likod. Ang Gravity Jetsuit ay nakapagtala ng successful na paglipad sa mahigit 20 bansa. At nakaipon na ito ng reputasyon dahil sa 1,050 horsepower system ito na kayang abutin ang 3.6 km sa taas ng walang kahirap-hirap. Maaari mo makontrol ang iyong paggalaw sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong mga braso. Dahil sa jet engines, nagmumula ang pwersa para makagalaw ka sa gusto mong puntahan. Ang maganda dito ay hindi mo na kailangan ng lisensya para magamit at mapandar ang jetsuit na to sa kasalukuyan. Sobrang gaan din itong jetsuit na to dahil tumitimbang lang ito ng 27 kilograms. Yun nga lang, medyo mabigat ang presyo nito sa kasalukuyan at mabibili mo lang ito sa London sa tumataging ting na $443,000. Number 2, Flyboard Air. Ang Flyboard Air ay may features na pinagsamang jetpack at hoverboard. Naimbento ito ng isang French watercraft rider na si Frankie Zapata. At noong April 2016 ay naitala ito sa Guinness World Record para sa farthest flight by hoverboard sa layong 2,252.4 meters.
Ayon pa sa inventor ng machine na to ay kaya nitong lumipad sa taas na 3,000 meters o 9,800 feet. At ang top speed nito ay aabot sa 150 kilometers per hour. Sinubukan din at napatunayan na kaya nitong bumuhat ng 200 kilos na bigat. Dinesenyo din ang Flyboard Air para sa madaling pagbalanse at paggamit dito. Para kahit walang pilot training ay pwede mo itong gamitin. Ito ay pinapatakbo ng 5 turbines at kerosene ang nagpapatakbo sa makina nito. Meron din itong safety features na kapag may na-detect na sira sa makina nito ay magsisend agad ito ng signal. Number 1, Concepto Millennia. At syempre ang ating pinagmamalaki na made in the Philippines, pinangalanan nga itong Concepto Millennia. Impensyon at pinaghirapan buuin ng isang self-taught engineer at dating 4-time world champion sa pagsasayaw mula sa sikat na grupong Philippine All-Star. Siya si Kix Menjola. Ayon sa kanya, dati lang niyang pinangarap lumipad. Pero ngayon ay nagkatotoo na ito dahil sa pagpupursige niya sa kanyang pangarap. Nagsimula lang ito nang na-involve siya sa pagiging isang filmmaker at nahilig sa paggamit ng drone. At doon na nagsimula ang pagmamahal niya sa pagpapalipad ng drone at dito na din nabuo ang kanyang matagal na pangarap sa pamamagitan sa pagbuo ng first flying sports car feel na vehicle. Ang materials nito ay gawa sa carbon fiber at aircraft grade aluminum at merong 16 propellers at 16 computers. Isang features din ng Concepto Millennia ay ang redundancy, meaning na kapag may isang nasirang propellers ay patuloy pa rin itong makakalipad. Kaya din itong lumipad ng mahigit isang oras sa ipapawid ng dire-diretso. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paggawa at pag-innovate ni Kix Menjola ng gantong klaseng sasakyan. Ang latest project na ginawa niya ngayon ay mapapanood niyo sa kanyang YouTube channel na may pangalang Imav Evtol. Kung gusto niyo itong makita ay maaari lang na bisitahin niyo ang kanyang channel. Ilalagay ko ang link sa description. This is a perfect example that if you don't give up on your dreams, the dreams sooner or later will catch up on you and it will happen. Sino sa tingin nyo sa limang na feature natin ang pinaka-the best at gusto nyong sakyan o magkaroon kayo pagdating ng panahon? Comment mo naman dyan sa baba, tingnan natin kung pare-pareho tayo ng napili. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo na makalimutan pindutin ang like button kasabay din ng pag-subscribe sa ating channel at i-on mo ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong nilabas na bagong content kagaya nito. Muli, salamat mga tropa sa panonood at suporta. Aabangan at aantayin ko ulit kayo sa susunod ko na video. Isang malapit na face bump para sa inyo mga tropa.